Magandang araw, kapamilya. Ngayong ika-23 araw ng Pebrero, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga istorya, mga impormasyong mahalaga, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Unahin natin ang Senate investigation sa mga alegasyon ng umano'y human rights abuses laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Natanggap na ng kampo ng pastor ang subpoena ng Senado na nag-oobliga sa kanyang dumalo sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa March 5, alas 10 ng umaga. Base sa kopya ng subpoena na isinapubliko ng komite, tinanggap ito ng abogado ng KOJC na si Attorney Marie Dina Tolentino Ferrer. Pinadala ang subpoena sa address ni Kibuloy sa Davao City at natanggap bandang 1:30 ng hapon nitong Webes. Wala pang pahayag ang kampo ni Kibuloy kung sisipot siya sa hearing. Nauna nang sinabi ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros na isa-cite in contempt at ipaaaresto niya ang pastor kapag hindi siya dumalo. Mahigit 20,000 acres umano ng coral reefs ang napinsala sa mga aktibidad ng China sa South China Sea. Ayon ito sa Center for Strategic and International Studies, sa Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea Report, karamihan sa mga sira sa marine environment ay bunga umano ng clam harvesting, paghukay at landfill ng China para magtayo ng mga artificial island. Mahigit 16,000 acres ng coral reefs ang napinsala sa pangunguha sa dagat ng mga taklobo o giant clams na mga mangingisdang Chinese. Nasa 4,500 acres naman ang nasira sa pagtatayo ng mga artificial na isla ng China. Samantala, nakasira din ng 1,500 na acres ng coral reef ang dredging activities ng Vietnam, habang nasa 100 acres naman ang napinsala ng mga aktibidad ng Malaysia, Taiwan at Pilipinas. Ipinatigil na ang search and retrieval operations para sa mga biktima ng Masara landslide sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa incident management team ng lokal na pamahalaan, mula noong gumuho ang lupa noong February 6, 73 ang mga na-recover na labi, habang 8 tao pa ang nawawala. Sa ulat ng IMT, wala na silang nakuhang bangkay sa Ground Zero simula noong Linggo. Nilinaw din nila na sa naunang report na 78 ang na-recover na bangkay, kasamang nabilang dito ang mga nahukay na body parts. Nangangamba ang Bureau of Fire Protection na posibleng umabot pa ng ilang araw ang mga forest fire sa Cordillera Administrative Region. Sa ngayon, may 8 pang naitalang sunog sa iba pang bahagi ng rehiyon. Kabilang dito ang nasusunog na gubat sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet. Aminado ang mga bomberong nahihirapan silang apulayin ang sunog dahil bulubundukin ang mga apektadong lugar at hindi mapasok ng mga fire truck. Kaya naglalakad na lang ang mga bombero at mano-manong pinapatay ang apoy. Nitong Webes, tumulong sa pagresponde ang Philippine Air Force at gumamit ng helicopter sa pag-apula ng forest fire sa Itogon at Bukod, Benguet. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa bagong barrio, Caloocan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng lungsod, nagsimula ang sunog bandang alas 3:20 ng madaling araw ngayong Biyernes. Gawa sa mga kahoy at lumang materyales ang mga apektadong bahay, kaya mabilis kumalat ang apoy. Pero agad itong naapula, makalipas lang ang mahigit kalahating oras. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog. Pansamantalang manunuluyan sa covered court ng barangay ang 3 pamilyang nasunugan. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng sunog at halaga ng pinsala nito. O sa mga mamamalengke po, price watch naman tayo ng mga bilihin sa Agora Public Market sa San Juan City. Tumaas po ang presyo ng ilang gulay doon. Kabilang sa mga nagmahalang kamatis na dating 80 pesos ang kilo, 120 pesos na ngayon. Ang bell pepper naman,
200 pesos na ang kilo mula sa 150 pesos, habang ang luya na dati ay 110 pesos ang kilo, ngayon ay 120 pesos na kada kilo. Kung bibili naman ng isda, may 200 at 240 pesos kada kilo ng bangus, depende po yan sa laki. Nasa 240 pesos per kilo ang galunggong at nasa 140 pesos ang tilapia. Sa karneng baboy, 320 pesos ang kada kilo ng laman, 350 pesos ang liempo at 280 ang buto-buto. 170 pesos naman ang isang buong manok. Timbog ang isang lalaki matapos umanong nakawin ang baril ng isang pulis sa loob ng presinto sa Imus, Cavite. Ang lakas ng loob ano? Sa pulpo sa CCTV nang umalis ang suspect sa presinto at tila may itinatago sa kanyang jacket. Kabilang ang lalaki sa mga force multiplier o mga katuwang ng mga pulis na panatilihin ang seguridad sa komunidad. Agad siyang pinuntahan ng mga pulis sa bahay niya at doon na-recover ang baril na pag-aari ng pulis na si Patrolman Monroe Rodriguez. Sa investigasyon na pag-alamang nilapag ni Rodriguez ang kanyang belt bag sa upuan bago nagpunta sa banyo. Laman nito ang kanyang service firearm at ilang personal na gamit. Pero paglabas niya, wala na ang bag. Depensa ng suspect na kursunadahan lang niya ang bag at hindi niya alam na may baril pala ito sa loob. Sa showbiz, nag-theater debut na ang star magic artist na si Shania Gomez. Bahagi si Shania ng interactive musical comedy na The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Ginanap ang first preview night ng play Webes ng gabi sa Makati City. Bukod sa pag-arte, may kantahan, sayawan at ilang improvisation sa palabas. Kasama sa cast sina Crystal Brimner, Justine Narciso at Diego Aranda. Ikinatuwa ni Shania ang suporta ng kanyang ka-alternate sa role na si AC Bonifacio. Sa Sabado, February 24, ang official premiere ng The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Sabi nga ng mga taga-teatro, break a leg Shania, AC at iba pang miyembro ng cast. Sa entertainment pa rin, matapos ang mahigit isang dekada, muling nag-perform sa Pilipinas ang American pop rock band na Jonas Brothers. Sa loob ng halos 2 oras, ibinalik ng magkakapatid na sina Nick, Kevin at Joe, sinariwa ng mga Pinoy fans ang kanilang classic hits mula sa SOS at Hold On na galing sa kanilang 2007 self-titled album hanggang sa Hey Baby at Poison Ivy na galing naman sa kanilang Lines, Vines and Trying Times album. Sa pagitan naman ng mga nostalgic album cut na yan, inawit din ng banda ang mga bago nilang track mula sa latest album nilang The Album. Huling bumisita sa Manila ang Jonas Brothers noong 2012. At yan ang mga nagbabagang balita laging tumutok sa TV Patrol Express para sa mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan ninyong malaman. Huwag din pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Mga kapamilya, mapapanood ang TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Channel Online Live, A to Z, iWantTFC at YouTube. Sa ngalan nina Jeff Canoy at Denise Densay, ako po si Zen Hernandez. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.